Mga Bilang, Chapter 33. Ito ang mga yugto ng paglalakbay ng Israel mula sa Ehipto ayon sa kanilang pangkat sa pangunguna ni na Moises at Aaron. Ayon sa utos ni Yahweh, itinala ni Moises ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay mula sa simula. Umalis ang mga Israelita sa Ramesses ng 15th araw ng unang buwan, kinabukasan ng Paskwa. Taas noo silang umalis ng Ehipto, kitang-kita ng mga Ehipsyo, habang ang mga ito'y abalang-abala sa paglilibing ng kanilang mga panganay na pinatay ni Yahweh. Ipinakita ni Yahweh na siya'y mas makapangyarihan kaysa mga Diyos ng Ehipto. Mula sa Ramesses, nagkampo sila sa Sukot. Mula sa Sukot, nagkampo sila sa Itam, sa magilid ng Ilang. Mula sa Itam, nagbalik sila sa Pai, Harirot, silangan ng Baal-Sephon at nagkampo sa tapat ng Migdol. Pag-alis nila ng Pi-Harirot, tumawid sila ng dagat at nagtuloy sa Ilang. Tatlong araw silang naglakbay sa Ilang ng Itam, saka nagkampo sa Mara. Mula sa Mara, nagtuloy sila ng Ilim. Nakakita sila roon ng 12 bukal at 70 puno ng palmera at nagkampo sila roon. Mula sa Ilim, nagkampo sila sa baybayin ng dagat na pula. Mula sa dagat na pula, nagkampo sila sa Ilang ng Sin. Mula sa Ilang ng Sin, nagkampo sila sa Dofka. Mula sa Dofka, nagtuloy sila ng Alus. Mula sa Alus, nagkampo sila sa Rephidim, isang lugar na walang maiinom na tubig. Mula sa Rephidim hanggang sa bundok ng Hor, sila ay nagkampo sa mga sumusunod na lugar: Ilang ng Sinai, Kibrot Hataba, Haseroth, Ritma, Rimon Pharez, Libna, Rissa, Siilata, bundok ng Sefer, Harada, Makelot, Tahat, Tare, Metka, Asmona, Moserot, Beneyakan, Hor Hagidgad, Jotbata, Abrona, Ezion Geber, Ilang ng Zen na tinatawag na Kades, at sa bundok ng Hor na nasa may hangganan ng lupain ng Edom. Sa utos ni Yahweh, ang paring si Aaron ay umakyat sa bundok ng Hor, namatay siya roon sa gulang na 123 taon. Noo'y unang araw ng 5th buwan, 40 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Nabalitaan ng hari ng Arad na naninirahan sa timog ng Kanaan ang pagdating ng mga Israelista sa bundok ng Hor. Mula naman sa bundok ng Hor hanggang sa kapatagan ng Moab, ang mga Israelita ay nagkampo sa mga sumusunod na lugar: Zalmona, Punon, Obot, Iya, Barim, nasakop ng Moab, Dibon Gad, Almon Diblataim, kabundukan ng Abarim, malapit sa bundok ng Nebo at sa kapatagan ng Moab, sa kabila ng Jordan at katapat ng Jericho, sa pagitan ng Beth Jesimon at Abel Sittim. Nang sila ay nasa kapatagan ng Moab, sinabi ni Yahweh kay Moses, "Ganito ang sabihin mo sa mga Israelita, pagkatawid ninyo ng Jordan papuntang Kanaan, palayasin ninyo ang mga naninirahan doon, durugin ninyo ang kanilang mga ribultong bato at imaheng metal, gibain din ninyo ang mga sambahan nila sa burol. Sakupin ninyo ang lupaing iyon at doon kayo tumira sapagkat ibinibigay ko sa inyo ang lupaing iyon. Hatiin ninyo ang lupain sa bawat lipi at ang paghahati ay ibabatay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, malaking parte, sa maliit ay maliit din. Ang pagbibigay ng kanya-kanyang bahagi ay dadaanin sa palabunutan. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nakatira doon, ang matitira ay magiging parang tinik sa inyong lalamunan at puwing sa inyong mga mata. Balang araw, sila ang gugulo sa inyo. Kapag nangyari ito sa inyo, ko ipapalasap ang parusang gagawin ko sana sa kanila."